Mm-hmm. Yun ang mga, kaya lang timplador nga lang. Ganun lang, chamba, chamba, chamba. Pag masarap, oy, naka-chamba. Pag maalat, ang alat naman yan, galit kaya naman, dami natin asin. Ganon. Pag murang-mura ang asin, Tita Lu, maalat ba yan? Pero maganda to yung location ko. Yeah. Actually, ang mahal lang yung renta. Medyo mahal ang renta kasi maganda yung location. Actually, isa yan sa pinaka-importanting Tita Lu, ingredient ng successful business. Location. Yung location. Mm. Pero nakakapangit ang karinderiya kasi kapag late yung aking waitress o yung cool helper, ako naglalaban ng basahan. Ako naghuhugas ako lahat kasi tagal yung dumating, ayaw niya mag-stay in, kaya nadadry yung balat ko. Kasi kailangan mo maglaban ng basahan eh. Walang gagawa, di ba? Kaya tamo yung balat ko, pangit. Nakakapangit. Tapos yung kinita mo, pagpa-parlor mo lang, same. Kaya nga, Tito, dapat before mag-close ang tindahan mo, naka-itemize, ano yung mga dapat nilang gawin? Maglaba muna kayo isang pay ninyo para kinabukasan. Kahit ikaw ang magbukas, hindi ka na maghalo. Minsan nagmamadali na sila eh. Yun. Pansinin mo, Tita Lu, ang mga fast food, meron silang closing, meron silang closing opening. Closing time. Diba? Mm-hmm. Sa closing ko nila, lilinisin mo nila. Para sa opening, everything is fixed. Mm-hmm. Kasi food preparation na lang yan eh. Mm-hmm. So yun yung mga system na dapat i-develop. Mm-hmm. Pero yung pag-uusapan natin next week, yung anong business ang bonggang-bonggang pwede ngayong bago mag-holiday season. Correct. Pero isang pinaka-importanting tip ngayon sa ngayong Christmas, ang pinakamaganda po yung kahit sa food lang, Tita Lu, yung pinakamurang pang-giveaway. Kahit recycle wing gift. Hindi, Tita Lu, yung ibibenta pang giveaway. For example, ikaw, marami kang mga inaanak o maraming nagsusulisit sa'yo. Ang magandang business mo is to come up with items na for giveaway for Christmas. Ay, kahit, sorry lang ako. Pwede rin. Dami pero dyan. Kahit Tita Lu yung kuan, yung malapit sa inyo, yung chocolate lovers. Yung chocolate house. I do that, Tita Lu, 200% yun. Talaga? Ang ibig sabihin personalized yan? Yes. Actually, nung bata ako, nilover na yung binibeda. Pagdating ng Pasko, Tita Lu, lahat ng mga kaibigan ko, pinipresent ko, ito giveaway mo. Kakaiba siya? Yes. Personalized. Minsan yung name lang nila, yung initial lang. Talaga lang, matutuwa na sila. Huwag lang sa may diabetes. Yes. Yeah. Pero yun lang, Tita Lu. Maganda rin kasi yun. Alam mo yun, kahit minsan kasi meron ka mga pupunta sa bahay na wala ka bilang maibigay. Meron ka maibibigay. So pag ganun ang business mo, okay na yun. Oo nga. Attorney, pag-uusapan natin. Pwede ba yung pre-chill na lang, tingi-tingi sa nag-dibit talaga yun, no? Chocolate coated na. Mga OFW na nakikinig ngayon, pag-uusapan natin yung food business na kung saan ako yung may food business. Pero sabi nga ni Jonas, ang tip niya, kung kayo nasa Pilipinas na pwedeng okay na okay to para sa reintegration nyo. Pero kung kayo nasa abroad, pwede pa rin. Pwede nyo ipamanage sa inyong anak, asawa, o pamangkin. Actually, mas maganda yung Tito Lu, yung ako, I would suggest sa mga nasa OFW natin, ipwersa ninyo yung mga kamag-anak nito magtrabaho. Huwag lang masyadong milyon-milyong halaga. Basta sabi, give 100% of your time. Yeah, sabi nga nila, para maging successful kayo sa negosyo, bigay mo yung 100% mo. Huwag lang yung pag mag-donate ka ng dugo. correct. Okay, 10:20 ang ating oras dito pa rin sa gabay ng OFW International. Pag-uusapan po namin yung food business para sa mga OFW. Next week, pag-uusapan naman natin kung ano yung bonggang negosyo na pwedeng gawin ngayong holiday season. Kasi nga, meron mga negosyong patok lang kapag ganitong pecha. Di ba? Meron din naman yung Matipong putubong-bong. Oo, ganyan. Bibingka. Putok. Yeah, pag-uusapan po natin yan. At i-remind namin kayo sa December 18 sa POEA, mga kababayan natin, na ang pamilya ay nasa Pilipinas. Kung di kayo pero si Pearlie, makaka-uwi siya. Ah, talaga? Parang for good na siya o lilipat siya sa Canada. Wow. Yes, yeah, sabi niya sa Facebook, updated ako sa Facebook. At yung nagtanong sa atin tungkol sa mga embassy, sa Japanese embassy sa Manila, nasa, sana tama ito, nasa 2627 Rojas Boulevard, Pasay City. At yung sa Tokyo, Japan, sa Roppongi, Minato-ku, yan. At yung sa Malaysian embassy, kung nasaan dito sa Pilipinas, nasa World Trade Center. Updated ba to? Sa number 330. World Center. World Center. Malapit sa Senator Hill po yata. Yes, yes, yes. Hindi World Trade Center. Aba, World Center. Malapit sa ECC 2 ah.
Oo, sa employees compensation. Ito ako nakakita ng plug ng Malaysian. Oh, sa World Center. The World Center. The World Center. The World Center building. Dito lang yan? Hindi, doon po sa may, malapit sa Pasay. Malapit sa Pasay, o yan. Saan po ba ECC office? Saan malapit sa SSS? Kung familiar ka sa DTI. DTI, malapit doon. Sa Petron Tower. Ay, 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 ay. Oh. Ah, dito ng World across, Center. Across. Bakit ka talaga dito, Senator Hill Puyet, abi? Pacific Star. Mahaba po kasi siya. Ah, mula yun. Po EDSA hanggang dulo ng Pasay almost, no? Oh, kaya huwag niyo ako tatanungin, hindi ako sigurado. Google niyo na lang. Pero tama, tama po yan. Tama yan. Yes, yes. Oo. Kasi mga OFW, pag aalis kayo ng Pilipinas, kailangan meron na kayong nasa wallet ninyo na mga frequently called numbers. Of course, yung cellphone number ng asawa nyo, ng anak nyo, di ba? At yung mga importanteng phone number ng OWP, OEA, SSS, kung wala kayong time mag-Google, mag-laptop, di ba? Yan. Kailangan meron po kayo niyan. Parang kapag nagkaroon kayo ng problema, importanteng phone number ng Philippine Embassy kung saan kayo pupunta. Uy, wala natin oras. Di ba pag-uusapan natin ng walang sekreto campaign ng US Embassy? Oh, very quick ito, Lu. Ano, kailang meron lang. Pakapyaw lang muna, tutuloy natin anong, next anong week. Anong experience mo? Okay, ikaw. Kasi ako may expired ng US visa ko. Experience ko lang sa... Kaya ako nagkaroon ng US visa kasi sumama ko sa state visit ni Ramos. Na, nung panahon ni Ramos. Kaya nakasama ko. Kaya lang, naging masyado akong honest. Kasi yung network ko, mga tipid, hindi raw nila pupunduhan yung trip ko. So, nilagay ko sa application form na sarili kong pera. Eh, wala naman kong ganun kalaking pera sa banko. So, kala ko nagalit yung consul. Pinatawag ako. Ako lang ang interview. Lahat sila, lahat na appearance. Siyempre, kinabahan ako. Tapos, pinaghintay ko pa ng 1 hour. Lala na traffic yung consul. Galit na galit siya. Kala ko talaga, ina-expect ko talaga, denied ako. Pero dahil sa sinabi ko yung totoo, naramdaman niya, hindi ako nagsisinungaling, hindi ganyan ako ng 4 years. So, nakapag-travel ako sa US ng yung isang araw, state visit, tapos the following years, sarili ko ng lakad. Na para akong tanga pagdating ko sa Amerika, dahil natin 911, sige na, try natin. Para akong tanga, no, excited ako, first time ko sa Amerika, talagang unang namin ginawa, 911, dahil mo yung 911, subukan natin. Buti may pumigil sa akin. Kundi kulong ako, first day in America. Bawal yung kasi mga prank calls din. Oo, wala lang, trip ko lang. Emergency lang mo talaga ako. Ah, gusto ko lang i-try. Inauna kong ano. Hindi naman ako pinahirapan sa US Embassy. Pero sa lahat po na pupunta dyan, bawal na bawal po magpasok ng cellphone. Kaya, iniiwan po yan. Iniiwan, huwag na kayo magdala. At lahat, yung mga tip namin paano mag-apply dyan, next week na. Pero meron silang walang sekreto campaign ng US Embassy. At ito yung maririnig sa AM at FM radio stations. Mm-hmm. At ang mahal na, $160 na ngayon. Correct. Visa application form. Pero hindi ka pa sigurado kung mabibigyan ka o hindi. Ang sinasabi lang, Jonas, maging totoo ka. Maging pero totoo yung Tita Lu, kasi hindi nila titignan talaga yung bank. Ako kasi honestly, hindi nila tinignan yung bank account ko eh. Hindi na, hindi ka na nagsangkaterbang. Wala. Ni tinignan yung wallet ko, hindi. Talaga, anong tinanong wala sa'yo? Wala ka na mga pangalang, ano, wanted. Oo, oh, walang wanted. Wala yung problema yes, doon. Yes. Actually, ang pinaka-basis nila, Tito, for them to grant you a visa, especially kung tourist ka lang, is yung reason for you to come back. Kapag wala kang reason to come back. Wala kang social ties. Family ties. Halimbawa, yung trabaho mo, eh, wala kang trabaho dito. Gusto mo na mag-vacation doon. Malamang sa malamang, hindi ka mag-TNT. Pag hinalaan ka, mag-TNT ka doon. Yes. Pero kung sasabihin mo talaga may permanente kang trabaho dito. Tapos at, maganda position mo. Short duration lang stay mo sa US. So. Madali ka mabigyan. Correct. Saka mapapansin naman nila sa'yo kung ikay nagsisunungaling o hindi. Medyo namahala lang ako sa visa fee. $160, dati $140. That is about how much, Tita Lu? Eh di 160 times, ano ba ngayon, 43? 40? Oh, di ba? Medyo mga 8,000. Mga gano'n, less than 10,000. Yeah. At pwede naman ho kayo mag-chat sa customer service representative doon sa... Kung medyo... Kasi alam ko, pag tawag dyan, merong... May metro, di ba? Kaya kung magtatawag kayo sa 571-1600 or 254-3546, meron silang oras dyan na pwede mag-chat kayo sa kanilang representative sa US Embassy. At ang kanilang website, manila.usembassy.gov. Lahat pa ng mga FAQ, yan, frequently asked questions, ibibigyan namin kayo ng sample next week. Pero,
assignment mo to, mag-invite ka naman ng taga-embassy para yung kanilang walang sekreto campaign. Dahil marami takot ngayong mag-apply. Pero alam mo, dahil di ba may recession daw ngayon sa Amerika. Yeah, mas maganda mag-apply ngayon. Hindi kayo madedeny. Kailangan nila ng pera natin eh, di ba? Pero Tita Lu, yun nga, kailangan nila ng kuan ng mga tourists, pero hindi na kailangan yung mag-TNT doon na magdadagdag ng gastusin na problema sa kanila. Oo nga. Okay, bibigyan namin kayo ng tip next week pa paano mag-apply at hindi ma-deny at mag-invite kami ng magaling dyan. Part pa rin ang ating pag-uusapan next week. Attorney, next week yung pag-uusapan natin sa ating legal advice. May kuna tayo. Ate Pearlie, ang aga ng pagka-post ni Ate Pearlie, nandun agad yung picture natin. Oo, oo nga, oo. Attorney, pag-uusapan, ayoko naman pag-uusapan yung annulment next week. Annulment, legal separation. Iba naman. Next week, di ba? Pag-usapan na natin ng properties. Properties. Palagay ko properties. Kasi maraming OFW may problema sa kanilang mga properties. So, pwede kayo magtanong. Ipo-post mo na nga sa ating Radyo Pinoy Fans Club na topic na pag-uusapan sa legal advice. Kasi gusto ko nga siya magkaroon ng sariling segment na siya lang at tayo magtatanong lang. Okay, okay. Sige po, Tita Lu. Next week, pag-usapan natin yung mga property relationships. Siguro, ano ba epekto nito? Kaya ba'y kinasal? Siguro gawin nating hatian yung 1988 kasi before 1988 meron tayong civil code at 1988 onwards nandiyan na yung family code. Ano ba mag-govern? Yung bang kinita nyo abroad ay pag-aari pa rin yan ng asawa ninyo dito sa Pilipinas. O yung kinikita ng asawa nyo sa Pilipinas ay pag-aari nyo ba yan kahit nasa abroad kayo? Yes. Yun ang sasagutin natin. Yeah, next week pag-usapan natin yan. So, kapag nagpapadala ka ba ng pera, kailangan tago mo yung resibo na tinanggap ng asawa mo? Makakatulong yan, di ba? Para pag nagkasuhan kayo, marami kang ebidensya. Na, oy, ako bumili ng tricycle na yan, bakit biglang nasa kabilang bakod? Diba? Nasa kabilang bahay. Uy, wala na tayong oras, 10:24 ang ating oras. Bakit tayo naubusan ng oras? Oo nga. Hindi naman wala ang oras. Wala, we're running out of time. Si Ate Pearlie, diba? Lahat ng yung pinost sa atin, nakangiti tayong tatlo. Oo nga, nakakairita. Okay, papaalam na po kami. Maraming salamat sa lahat ng mga pupunta. Pamilya nyo, i-remind nyo lang, magpunta kayo sa POEA December 18. At maraming surpresa doon. Maraming surprises, maraming gimmicks. Oo, maraming giveaway. At ito'y hatid sa inyo ng Ayala Land, Philon Life, SSS, PhilHealth, ganun din ang Island Cove Leisure Park, at syempre sa SM Appliance Center, Pag-ibig Fund, at nandun kami. Jerry's Grill. Maraming salamat. Ay, Tito Lu, meron ko pang potential na dalawang sponsor. Yung mga magitin, on-air. Ah, on-air, on nga. Sige, ikisarado mo yan, ha? Yeah. Uy, maraming salamat po, Attorney. Maraming salamat. Salamat din po, Tito Lu. Jonas, hanggang sa muli po sa mga kababayan po nating OFW. Okay, pag wala kayong time ngayon na sumali sa amin o mag-text, panoorin niyo ang aming archive www.gabayanofofw.com. Jonas, maraming salamat. Have a nice weekend. Maraming salamat po. Bye-bye.